Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip ng mga pamamaraan upang sa ganun mas higit kayo maka-attract ng swerte? Yung mga kamalasan na maaaring paparating sa inyo mga bossing or mga pagsubok niyang pinagdadaanan sa ngayon ay mawala na. Ako po'y may tuturo sa inyo na isa sa mga pinakamaganda na mainam na ilagay nyo sa inyo pong kusina at ilagay nyo po sa inyo pong kwarto at ilagay sa inyo pong pitaka upang sa ganun mas higit kayong swertihin mga bossing para yung mga pangarap mabilis nating matupad mga bossing at tayo po'y mas maging masagana ang pamumuhay. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Pampaswerteng halaman na ilalagay natin mga bossing ko sa inyong kusina upang sa ganun maging masagana ang pamumuhay. Pero syempre mga bossing, huwag niyo pong kakalimutan mga bossing ko yung tip ko po sa inyo po mga bossing ko na dapat sa inyong hapagkainan, hindi yung hapagkainan ninyo walang nakalagay mga bossing, di ba? Pag maghahain tayo, saka lang tayo maglalagay ng pagkain, huwag pong ganun. Kailangan kahit hindi po nakain po tayo mga bossing, meron po kayong nakahain na orange at ganun din po ang bawang mga bossing. Perfectong kombinasyon, swerte po yan mga bossing, lalo-lalo na pagdating sa kasaganahan. Para lagi po kayong masagana ang pamumuhay mga bossing. Bukod po dyan mga bossing ko, ay lagyan po natin ito ng halaman na napakaswerte kagaya po ng basil plant mga bossing. Ang basil plant mga bossing ko ay may kakayahan para humatak ito ng kasaganahan mga bossing. Proven po yan mga bossing. Sa kusina nyo po siya ilalagay. Diligan lagi-lagi. Kung gusto nyo maglagay po kayo or bumili po kayo ng basil plant ng tatlo mga bossing or dalawa mga bossing. Ngayon, halimbawa itong isang linggong ito, itong basil plant na isa ay nakalagay sa inyo pong kusina. Huwag ka magpapawala po nun. Para tapos, di ba, syempre ang tunay na halaman mga bossing ko ay hindi pwedeng pang matagalan sa loob ng bahay dahil kailangan din syempre ng sinag ng araw tapos madilagan ng ulan mga bossing para hindi malanta. Kaya ang gagawin ninyo, magpapalit-palit po ito mga bossing ko sa loob ng isang linggo, yung isa, yung sa loob ng susunod na linggo, yung isa naman, para baga may ka-alternate at hindi po malanta ang inyo pong basil plant mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo po bukod po dyan, mainam na pumitas ka po ng basil plant. Ito, basil leaves po ito mga bossing. Pumitas ka ng isang piraso. Kami po merong ganyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pumitas ka lang ng isang piraso. Mag-wish ka sa may silangan na hawak yung pitaka ninyo. Na sa pitaka naman, kasi hindi lang basta ilalagay nyo po ito. May kombinasyon po yan. Halimbawa, ang pitaka po ninyo ay alisin nyo yung mga resibo na nasumisimbolo ng kagastusan, yung mga nilista ninyo na mga bibili nyo na nabili nyo na, itapon nyo na po yan. Mag-alis ka rin ng mga ID po ninyo, yung mga expired na yung mga membership nyo, mga bossing. Isa rin po yan sumisimbolo ng malas din po yan. Yung expired na, yung mga hindi nagagamit, ang dami pang punong-puno yung pitaka nyo, pero panay ID na expired, ipagtatapon nyo na po yan mga bossing, kung hindi nyo nagagamitin. Kung gusto nyo iparenew, i-renew nyo siya at pwede nyo siyang ilagay sa inyo pong pitaka kapag gagamitin nyo na yung ano, pero yung mga expired na katagal-tagal na iniimbak nyo pa, itapon nyo na po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, hindi rin po maganda na meron po kayong mga larawan na yung tipong kapag nakikita yung larawang ito, nalulungkot ka. Kasi dapat po ang pitaka natin, laging happy. Kaya kapag yung may mga, halimbawa, special na tao sa inyo, nakalagay sa pitaka ninyo, sa taguan ng pera, ilagay nyo na siya sa special na album. Na parang pag na-miss mo siya, gusto mo siyang tignan, doon yung sa special na album, titignan. At hindi doon sa wallet po ninyo mga bossy. Kasi dapat pagka nakita nyo yung pitaka ninyo, masaya po kayo. Tapos, naka-organize lahat yung pitaka, hindi yung nakasuksok na lang kung saan-saan mga bossy. Ngayon po mga bossing, yan po isa sa mga dahilan kung bakit lagi walang pera. Ngayon po mga bossing, ang gawin po ninyo pag natanggal nyo na lahat, magsiksik kayo ng basil sa inyo pong pitaka. Ito po ay may kakayahan upang sa ganun maka-attract kayo ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ito po isa sa mga sikreto upang sa ganun magtuloy-tuloy ang agos ng swerte. Ganun din po mga bossing, maglagay ka ng ganito sa ilalim ng inyo pong unan para magkaroon kayo ng mabisang protection habang kayo natutulog. Hindi po kayo malasin. Ito po ay parang mas higit kang kapitan ng swerte at maging positibo sa buhay.
pwede ka rin maglagay ng ganito sa inyo pong kaha upang sa ganun kayo po ay maka-attract ng malaking benta, mga bossing, or sa taguan ng inyo pong pera para ang pera po ninyo ay matuling po na dumami, mga bossing. Hindi siya nababawasan, padami siya ng padami, mga bossing. Basta dadagdagan pa ng sipag at tiyag at pananalig sa mga Panginoon, ito ay maraming beneficiyong dulot ang ating pong basil plant at basil leaves, mga bossing. Kung kayo po ay naniniwala sa magandang mga pamamaraan, mga bossing, basta i-mindset nyo na na kayo magiging matagumpay, lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad at hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay, or kung ikaw po ay matagumpay na, mas higit ka pang magiging matagumpay sa buhay. Basta positive lang po, mga bossing, kung kayo po ay naniniwala at naisip po itong gawin, asya, mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat. Salamat po!